Sa ibang balita, naniniwala si Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization Secretary Francis Pangilinan na peke ang sinabing extortion text message ni NFA Administrator Arthur Juan na humingi ng 15 million pesos sa isang rice trader. Ito ang balita ni Victor Cosari. Posibleng biktima lamang ng pamimeke ng text message si NFA Administrator Arthur Juan. Ito ang paniniwala ni Presidential Assistant for Food Security and Agricultural Modernization, Secretary Francis Pangilinan, kaugnay sa umano'y extortion text messages ni Juan sa isang rice trader na una nang kinasuhan ng profiteering. Ayon kay Pangilinan, sa teknolohiya ngayon, maaaring pikein ang isang text message at palitawing galing ito sa ibang tao. Yun ang isa sa mga dapat sana na tingnan ng DOJ, no? Kung maaari bang yun ang nangyari. Kasi ako naniniwala yun ang nangyari. No? Na ano, sir? Na peke yung mga messages na di umanong naging nagaling kay Art. Kumbinsido ang kalihim na binabalikan lamang si Juan ng mga taong kanilang nasasagasaan. Nakadagdag pa sa pagdududa ng kalihim sa authenticity ng text messages ang mga petsa nito. Hindi ito naniniwalang may bahid ng katotohanan ang paratang laban sa NFA Administrator. Nais din ni Pangilinan na paimbestigahan ang nangyaring leakage ng NBI report na inirerekomenda ng ahensya na kasuhan si Juan at Attorney Patricia Galang kaugnay sa umano'y ginawang pangingikil. Ayon sa kalihim, maliwanag na may nangyaring paglabag sa confidentiality code ng NBI at maging sa circular ng Department of Justice hinggil naman sa confidentiality of proceedings. Yun nga ang tanong eh, wala pa yung report eh. Wala kami natanggap na kopya, walang natanggap na kopya si Art, sinasabing meron daw, pero na-leak. Bakit nililik? Bakit walang official copy? Sino bang makikinabang doon sa leak? Sinong pinapaboran ng leak? Tsaka bakit pinangunahan? Giit ni Pangilinan, kailangang lumitaw ang katotohanan at kung totoong nagkasala si Juan, dapat itong alisin. Victor Cosari, UNTV News, Worldwide.